Yes, sir. Kamusta na po namin agad ang naging sitwasyon, no, sa pagsisimula nga po ng interim operations ng busway sa EDSA? Bilang complement na rin po ito sa MRT3 operations at ang isinasagawa ng bus augmentation para po sa mga pasahero. Tama-tama yan, Ma'am Chiki. Actually, nag-ano kami, no? Kakatapos ko lang na meeting with the OTR, MMDA, DPWH, at pinag-usapan sa tinatawag natin that will serve for now the commuters coming from the south up to MOA. No, bali, ano po yan? Loop per loop, ano? So, meron tayong monumento up to Quezon Avenue Loop. Magkakaroon tayo ng Timog up to Ortigas. Yung po na bago ngayon lang. Hanggang Ortigas na po yung loop. Dati. Dati hanggang Santolan lang eh. So ngayon, extend na po yan. At dadagdagan po natin yung naka-assign po ng mga buses dyan from 5 to 10. At yan, to serve more passengers in that area. And then magkakaroon din tayo nung PTEX to Ayala. So those are the loops. And then meron tayong limited run ng monumento to MOA. At yung dinidiscuss namin ngayong gabi. At yun nga, magkakaroon ng shutdown ng MRT3 on weekend. Yes. Something that we are also anticipating kung paano namin i-augment yung EDSA bus carousel route to cater to the needs of the commuters this weekend. So bang go ahead, Chiki, sorry. Actually, tatanungin ko lang po, may stretch din daw na lilipat sa median lane ang mga bus. Paki-detalye po para malaman po ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon para alam po nila ang aasahan. Bali, ma'am, yung yung straight path tsaka yung mga bus augmentation, ang gagawin po niyan from Monumento up to Quezon Avenue, curbside siya. And then from Quezon Avenue, yan na po yung bus augmentation ng MRT, magiging bus augmentation ng MRT yan. Kakaliwa po yan, papasok sa busway. Magsuswerve. Well, veer to the right. Veer to the right, sorry. Baka more big, sabi niya, illegal. Yes. Then, after Kalayaan, yun, babalik ulit siya doon sa old yellow lane. Diretso na yan hanggang MOA. No? So, dinidiscuss na rin namin kanina kung ano pa yung mga bus-ups na pwede namin idagdag along the way. Aside from the MRT stations at saka yung footbridges, we're talking about at grade cross path loading and unloading bay. So we might see this if engineering evaluates na safe to at okay lang, then we will proceed with this. And we're looking at Buendia station to be the first at grade crossing loading and unloading bay. Hindi po ba delikado yung sir? Yun nga po, ma'am, kaya ini-evaluate namin, pinapaano namin sa engineering kung ano yung pinaka-safest na gagawin dyan. Actually, ma'am, pagdating dyan sa portion na yan, medyo mabagal yung sasakyan. So, it could be a protected pedestrian crossing or kailangan na kitauhan ng enforcer. However, we're looking at seriously looking at the probability na magkaroon tayo ng at-grade na loading and unloading bay dyan sa area na yan. Ito po ba ngayon ay temporary lang na adjustment kasi nga hindi pa ayos yung how many bus stops po? 16 bus stops po ba? Yes. For now we're looking at 16. Actually, as per network plan ng DOTR, that's 26 from Monumento to MOA. However, yun nga, yung mga ginagawa pa lang namin 16, those to include LRT1 stations, MRT1, MRT3 stations at saka yung mga footbridges. So ngayon, ma'am, ang critical talaga ngayon, that's why we cannot start with this, is the fact na wala kaming barriers. The only way for this busway to be effective, kailangan natin maglagay ng barriers, no? So ang pinag-uusapan kanina is yung mga bus stations, lagyan na ng lahat ng loading stations lagyan na ng barriers, no? Bigyan na ng two lanes yan, lagyan na ng fence. So that's the plan to finish those loading and unloading stations.